sa loob lamang ng dalawang linggo. Dito mismo sa pagbangon na agad ang nakakawan dito. Medyo sa akin ng mga magulo ko. Iba noon daw, sa sobrang gulo ng Pilipinas. We're back! Nagkari ang kasamaan. Kaya yung mga tao, tuloy na natakot para sa kanilang mga sarili. Wala nakakilala sa kanya. Walang may alam kung saan siya nanggaling. Pero naramdaman na lahat ang kanyang kapangyarihan. Hindi ko nakita ang mukha niya. Sobrang niyang bilis. Kinabahan niya ang kasamaan. Kiligtas niya ang nangangailangan. Kinilala siya bilang ating pambansa superhero. Salamat. Kumalat sa buong bansa ang mga kwento ng kanyang kabayanihan. Hindi mahuhuli ang lahat, Dudong, kung hindi mo papayagang mangyari. Ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. Mahuhuli lang ang lahat kung susuko ka. Alam ko naman ho yun, Tay. Gusto ko lang naman mangyari. Mabuo ulit yung pamilya ko. Ito ang pangako ko kay Dennis. Nagkayo ng galing dito. Ang ingay, oh! Ang lakas nga ng ingay. Ayun, oh! Si Super Day! Super Day yun, ah! Hindi nila ako dapat makita. Subuko ka na sa batas! Oo nga, Super D! Gusto lang namin marinig yung side boat tungkol sa pagkamatay ni Pablo Mateo! Oh, may kalabang malaki ng limaw! Walang kasalanan ng tatay ko. Hindi susuko si Super D! Kita mo na, Billy. Hindi madadaan sa pakiusapan yan. Kasi nga, guilty! Dapat gandaanin sa puwersa! Ano ginagawa mo, Kuya Bill? Malood ka na lang. Talaga titigil itong dalawang to hanggat hindi ko sila pinipigilan. Kailangan ko silang labanan. Sa pagkakahiwalay ho namin ni Nicole, ang pinaka-apektado ho dito si Dennis. Kaya, hindi ko ho pwedeng biguin yung pangako ko sa kanya. Ay, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina. Hindi naman ako astig katulad ninyo eh. Alam niyo yun? Yung tuna, naging bato pa. Paminsan tinatanong ko yung sarili ko. Tama ba yung pinagagawa ko bilang tatay? Masakit nun. Wala ho ako mahanap na sagot. Wala ho ako mahanap na sagot, Tay. Mahanap na sagot eh. Eh, hindi pa naman sigurado ang lahat. Suspect pa lang. Dodong? Super D? That loser? Impossible. This can't be. Si Dodong, si Super D? I have to make sure. Kailangan ko makapasok sa loob. Hello, Fredo. I'm busy right now. Sir Tony,
Mukhang effective doon si Nakambal. Napalabas niya si Super D. Wait. Ano sinasabi mo? Super... Napalabas? Kailan? Ngayon, mukhang naglalaban na nga sila eh. Si Super D tsaka si Kambal naglalaban? Yes, sir. Yes, sir, Tony. Are you serious? Nandito sila ngayon sa plaza ng Barangay Delimundo. Kung nandiyan si Super D, wala siya dito. Ha? Wala. Pupunta ako dyan. Ang totoo niya, nanak, wala naman talaga akong konkretong kasagutan dyan sa tanong na yan. Ako din, dumaan din sa ganyang mga tanong nung magkasama pa tayo ng nanay mo. Pero ito lang sa akin, nanak. Mabuti ang nagtatanong. Dahil kung hindi mo alam na naliligaw ka, paano mo mahahanap ang tamang daan? Para sa akin, ako may sinusundang patakaran. Kung ano ang gusto mong gawin sa anak mo, yun din ang gagawin mo sa kapwa mo. Dahil ang tama o mali sa kapwa mo, ay yun din ang sa anak mo at sa pamilya mo. Sundin mo lang ito, Dodong. At hindi ka mawawala. Paano ko malalaman kung tama yung ginagawa ko? Sundin mo ito. Ito lang. Pero... yun talaga yung pinoproblema ko talaga eh. Paano yung inaakala mong mabuti sa kapwa mo? Yun naman pala yung makakasama sa pamilya ko. Normal yan na pinagdadaanan ng isang superhero katulad mo. Yan talaga mga tanong, yung mahirap na mga tanong na dapat sagutin ni Super D. Kaya mo yan. Kayang-kaya. Astig ka, hindi ba? Sa kabila ng mga paratang kay Super D, nandito pa rin siya ngayon sa Plaza Delimundo upang harapin ang mga bagong supervillain. Bago bang balita to, Nicole? Paano mangyayari yan, Naya? Nandito si Dodong. Diyos ko na, kay Dennis, yung asul na diamante. Ay, Dennis. Nay, kailangan kong puntahan si Dennis, ha? Sige. Ingat ka. Kung bahala kay Dodong dito. Sige. Bilisan mo. Ano ba kasi ginagawa mo? Akala ko ba kakausapin lang natin si Super D? Ano ko ba, Billy? Hindi madadaan sa pakiusapan niya si Super D. Sana bumaba na yan dito kung hindi ang guilty. Kaya dapat ka daanin sa parsahan. Bumaba ka dito! Hanapin mo kami, Super D! Talagang gusto niyo labanan ako, ha? Sige, eto na! Yeah! Ayun na, ayun na! Anong ginawa mo, Kuya? Saan ang punta sa Super D? Sa wakas, natikman niya na ang lakas natin. Ang lakas naman ang dalawang yun! Aray ko! Kailangan ko silang balikan. Baka mamaya, ang gulo na naman yun dun. Sana ba yun?
Bawas yung problema mo, Billy! Nakalimutan mo na ba na ambisyon natin ay makuha ang aso na Diamante mula sa kanya? Pagkatapos nating alamin kung inosente ba siya o hindi. Gets mo? Alamin muna natin. Asa na! Asa na si Super D! Asa na! Hindi namin alam eh. Parang napunta doon, tumalsik. Ano ba sasabihin mo? Ito kasing si Billy. Hindi ko maintindihan yung gusto. Natira na nga namin si Super D at gusto ko na sanang sundan. Kasi parang ayaw naman niya. Kasi, mag-usap nga muna kasi tayo. Pwede ba, alamin muna natin kung si Super D ba talaga yung pumatay dyan kay Pablo Mateo na yan? Hindi yung atake tayo ng atake na parang sigurado na tayo. Kasi tahimik na kayong dalawa! Tatalo-talo pa kayo, ha? The fact is, pinatakas niyo si Super D! Laki nahiya sa akin? Ako to, ha? Nag-away-away kayo dito? Ano ko? Tatay na? Nagpunta-punta ako dito, ha? Para lang dito? Para lang sa wala? Eh, ano ba tinatayo-tayo nyo? Go! Hanapin nyo si Super D, ha? Gawin niya yung trabaho nyo, guys, ha? Oh, yan ah. Narinig mo yan ah. Kaya pwede ba kausapin muna natin si ano? Ayaw ko sa'yo! Sana ba yung aso na Diamante? Ito po kami! Bagal mo! Dami palang bata dito. Baka mamaya kung kanina mapunta yung aso na Diamante. Kailangan ko na talaga mahanap yun. Nangako ako kay tatay na iingatan ko yun. Nasaan ka na ba? Hindi ko maintindihan eh. Totong was just in front of me. Lying! Unconscious! Nagsisigaw na ako, hindi pa rin nagigising. Sir! Tingnan niyo po. You really can't follow simple instructions, eh, no? Ha? Di ba sabi ko, hanapin mo si Super D? Eh, anong ginagawa mo dito? Nandito si Super D, nandito? Naintindihan ko naman, pero wala bang ibang paraan para matalo si Super D nang hindi ko kasama si Billy? Kano ako matanino pa. Hindi mo naiintindihan? Binigyan kita ng powers kayong dalawa kasi nakita ko yung potensyal nyo pag magkasama. So you see, you are worthless without your brother and vice versa. Pero hindi na nakakatulong si Billy sa mission namin. In fact, nakakagulo na siya. Pakinggan mo ito. I don't care. The only thing you can do right now is to convince your brother na sumang-ayon sa'yo. Dahil pag hindi siya sumang-ayon, hindi kayo mag-fuse. Pag hindi kayo nag-fuse, bali wala yung powers na binigay ko sa inyo. So ngayon, naiintindihan mo na, ha? Get out of my face. At wag na wag, babalik isa sa inyo nang hindi niya natatalo si Super D. Go! Tignan mo na, Doc Ops. Tignan mo na. Yung mga dinala mo sa akin, mga sundalo. Sila pa nagbibigay ng mga problema sa akin ngayon. Sir, it's quite normal naman po. Dahil ayon sa research ko,
8 out of 10 mga kambal ay talagang hindi nagkakasundo at nagtatalo. Doc Ox, according naman dun sa research ko, 10 out of 10, papatay ako ng scientist ngayon. Kilala ko ang kambal ko. Hindi ko na mababago ang isip nun. Kailangan akong bigyan ng kapangyarihan ni Zulu na para sa akin lang. Yung hindi ko nakakailanganin si Billy. Para makuha ko na rin ang asul na diamante para sa sarili ko. Manong! Nakita niyo ba kung ano nangyari kay Super D? Super D? Wala. Talo na naman. Natira siya ng halimaw kanina, tapos tumalsik dun. Ang pagkalayo-layo. Sige, salamat. Talaga naiintindihan eh, no? Ha? Hindi niya talaga nakukuha kung anong at stake dito eh. Nag-invest ako dun sa dalawang pasaway na kambal na yon. Pero ano ngayon? They're on the verge of misunderstanding each other. At kapag nangyari yon, wala. Baliwala yung investment ko, hindi rin lang matatalo si Super D. Kung gusto mo, sir, kausapin ko yan si nakambal para tuminaw. Sana nga ganun lang kadali yun, Fredo eh, no? Hindi sana ako nakumusap dito po siya. Ang problema rito, kapag tong si Bill ay nakumbinsi ni Billy na inosente si Super D, at kapag nagkataon, it's like we created a monster. Tayo pa ang makakalaban ng dalawang yon. Kaya dapat, hindi nila malaman na inosente si Super D. It should stay as it is. Yung sa media, dapat ganun lang. Ganun kasama si Super D. So, ikaw ang pumatay kay Pablo Mateo? Hindi ka umalis? Gusto mo kuha kita ng taxi o kaya pili ka Uber Grab car? Mas madali yun. Ikaw niya yung cellphone ko. Hindi, Zulu. Huwag mong ibahin ang usapan. Ikaw ang pumatay kay Pablo Mateo. Tama si Billy. Mali ang pinaglalaban namin. Uy. Bill? Never naman to sa kung tama ba o mali ang ipinaglalaban ninyo, di ba? This is about what is right for you. Eh, nung ngayon ko ako pumatay kay Pablo. Ha? Sa mata ng publiko, si Super D ang pumatay sa kanya. At kapag kayong dalawang magkapatid ang makahuli kay Super D, Aba, Bill, kayo ang hero. At hindi lang yun. Mapapasamay mo pa ang asul na diamante. Come here, Bill. So, Bill, actually, sa mundong ito, you have to understand, that it's not what you know. It's what you can prove. Now, it's all up to you if you see yourself worthy of that blue diamond or not. Alis na ako, anak. Tay, saan ako ibubunta? Hindi, magro-ronda. Tay, huwag muna kayong malis. Kailangan ko kayo. Alam ko masarap pagkipagkwentuhan, pero wala nang oras. Hindi mo na ako kailangan, Dodong.
matibay ka na. Lahat ng kinakailangan mong malaman, nasa puso mo na. Kailangan mo lang hanapin ito, pero alam ko namang makikita mo ito. Sabi mo nga, maliit ka pa. Gusto mo maging isang superhero. At alam ko namang ikaw yung tipong gagawa ng kabutihan para sa mundo. Ay, huwag na kayong alis. Para nagpapaalam na ako kayo eh. Kasi trabaho ko to eh. Kailangan kong gawin to para sa inyo ng nanay mo. Kailangan kong mapanatili ang kaligtasan ng ating barangay. Ikaw, anak. Hindi ba may ronda ka rin kailangan gawin? Naman mo na napapagsak ka ni Zolo. Nawalan ka ng malay, pero naihapilin mo yung asul na diamante kay Dennis. Ay, tanda. Ay, tanda. Huwag mong biglain katawan mo, anak. Ay, nasaan si Dennis? Anak, kasi simula nung nawala ka, eh, may supervillain na dumating ulit. Kaya yung anak mo, eh, napilita siyang harapin yun. Hindi ko po pwede yan. Hindi po pwede mapahamak si Dennis ang dahil sa akin. Nak, hindi mo pa kaya. Hindi ito tungkol sa kung kaya ko o hindi. Kailangan ko iligtas si Dennis sa kapahamakan. Andun, pinuntahan siya ni Nicole. Eh, kung gusto mo maiwan ka dito, puntahan kayong mag-ina mo para alam mo yun. Hindi na ho, Nay. Hindi ko haya pati ho kayong mapahamak. Dito na lang ho kayo. Kung sakali hong magkasalisi kami ni Nicole at saka ni Dennis, kung mauna ho sila dito, eh, pwede niyo pa po ako tawagan. Kailangan ko iligtas ang mag-ina ko. Sige. Tara, dito lang yun! Dito lang yun! Hanapin natin si Super D! Wala dito! Dito daw ang bagsak si Super D! Tara, hanapin natin sa kakao yan! Tara! Bilisan nyo! Delikado na talaga ako dito. Kailangan ko na talagang mahanap yung asong na... Ang asong na diamante! Ako, ito na yun. Lagot na talaga ako. Nasira ko yung pinangako ko. Napabayaan ko ang asul na diamante. Super D? Ikaw si Super D?
Hindi pwede to. Hindi pwede mapahamak ang pamilya ko dahil sa pagkukulang ko. Hindi ka pwedeng sumuko, Dodong. Huwag ka mag-alala, Dennis. Nicole, paparating na si tatay. Ba't parang lumit ka tapos pumata ka? Eh, teka, naguguluhan ako. Ang alam ko, hindi bata si Super D eh. So, sino ka? Huwag ka nalapit. May powers ako. Alam mo, narinig kita kanina eh. Nawala mo yung asul na diamante. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman kita sasaktan. Hindi naman ako tulad nung kuya ko. Eh, pero gusto niyong pasukin si Super D, di ba? Yung kuya ko, gusto niyang hulihin. Pero ako, gusto ko muna malaman yung totoo. Walang kasalanan si Super D. Hindi niya kayang gawin yung binibintang niya sa kanya. Kaya lang, itong si Sulu, pinagbumukha niya sa mga tao na nasalabay si Super D. Kaya, yan tuloy. Hinahabol na ng mga polis si Super D tsaka si Sulu. Pero ang totoo niyan, si Sulu ang pumatay kay Sir Pablo. Si Sulu? Opo. At siya rin yung dahilan kung bakit malubha yung sakit ni Super D. Kaya ikaw yung tumatay yung Super D ngayon. Kaya kahit hindi naniniwala yung mga tao sa kanya, kailangan ko itong pagpatuloy. Kailangan kong ipagpatuloy yung sinimulan niya. Dahil pag hinayaan kong gumulo ulit yung paligid katulad nung dati, mababaliwala lahat ng pinagpaguran niya. Sa tono ng pagsasalita mo, parang kilalang-kilala mo si Super D, no? Dahil ang tatay ko ay si Super D. Malinaw na lahat sa akin ngayon. Walang kinalaman si Super D sa pagkamatay ni Pablo Mateo. Naniniwala na po kayo sa akin? Oo naman. Mabait na tao si Super D. Mabuting tao ang tatay mo. Kasi sa kabila ng mga ginagawa sa kanyang mali ng mga tao, sinusubukan niya pa rin iligtas at tulungan sila eh. Eh, dahil di naman po yun sa mga turo sa akin ni tatay. Kaya nga eh. Swerte ka nga eh. Kami ng kapatid ko, minalas kami sa tatay. Sinasaktan niya kami. Tingin niya sa amin, walang kwenta. Kaya nga umabot na kami sa puntong to eh. Yung pinapatunayan namin sarili namin sa kanya. Pero kuya, hindi niya naman po kailangan gawin to para lang mapatunayan niya sarili niya sa tatay niyo eh. Alam ko. Lalo pa ngayon, nalaman naming inosente talaga si Super D. Alam kong mali na talaga itong mga binabalak namin. Pero, paano po yung kuya niyo? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala doon sa kapatid kong yun. Kukumbinsihin ko siya na itigil na yung paghuli kay Super D. Kasi, kailangan na talaga namin gawin kung ano yung tama eh. Sa ngayon, tutulungan muna kitang hanapin yung asul na diamante. Maraming salamat po. Oh, sino yan? At bakit alam niya ang tungkol sa asul ni Diamante? Pumasok ka muna. Sige po. Kuya, alam niyo po ba kung saan bumagsak si Super D? Doon sa kakahuyan, bandaron. Sige po, salamat po. Kung hinahanap po siya dahil doon sa papuya, naku, medyo huli ka na. Pagkakarinig ko eh. Maraming tao naghanap sa kanya ngayon doon. Sige po, salamat po. Sige. Nicole? Dodong? Oh,
matigising ka na, nag-alala ko sa kalagayan mo. Akala ko hindi ka na magigising. Nicole, huwag ka mag-alala. Magiging okay ng lahat. Kuya, kuya, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ngayon, kailangan mo malang malaman na inosente talaga si Super D. Kaya kung binabalak mo na magsanib tayo ulit, pasensya na kuya, pero hindi mo na ako mapapayag dun. Hindi ako nandito para huliin si Super D. Talaga, kuya? Oo. Dahil alam ko nang si Zulu ang tunay na pumatay kay Pablo Mateo. Mabuti naman, kuya, sa wakas. Ngayon, magagawa na natin kung ano yung tama. Tama ka, Billy. Ngayon, magiging superhero na talaga tayo. Uhulihin natin ang tunay na kriminal. Si Zulu. At kailangan ko ng tulong ng batang yun. At kailangan kita. Ngayon, pareho na tayo ng paniniwala, kuya. Pumapayag na ako na magsanib tayo ulit. Pasensya na. Hindi tayo malalagay sa ganito sitwasyon kundi dahil sa akin. Okay lang, naiintindihan ko na hindi mo na kailangan mag-sorry. Ang importante ngayon si Dennis, hindi ko kasi alam kung nasan siya eh. Magkakasama na tayo ulit. Hindi ko hayaan may mangyaring masama kay Dennis. Huwag kang matakot. Kakampi mo kami. Ang una natin kailangan gawin ngayon, hanapin yung asul na diamante. Oo naman, Billy. Yun naman talaga ang tunay na pakay natin dito. Pero, kailangan pa ba talaga natin itong kaibigan mo? Baka maging storbo lang yan. Anong ibig sabihin mo, Kuya Bill? Pangamakailan pa yan eh. Kuya, ano ginagawa mo? Aray! Alis ka dyan! Ano ba? Alis! Uy! Uy, Kuya Bill! Ano ba? Ano ba kasi ginagawa mo, Kuya Bill? Sa tingin mo ba, may pakailan pa ako kung sino ang pumatay kay Pablo Mateo? Ang asul na diamante ang tunay na pakay ko dito. At di ako papayag na ikaw ang makakuha nun! Mali itong ginagawa niyo, Kuya! Wala akong pake! Tigil mo na to, Kuya Bill! Hindi mo na ako mapipigilan sa ngayon! Tumak mo ka na! Iligtas mo yung sarili mo! Ano ba? Teka! Tigil mo na nga yun! Ano ba? Tigil na! Hindi ko alam, Nicole. Baka may kinalaman to doon sa kinalaban supervillain Dennis. Halika na. Siguro naman, di na nila ako makikita dito. Little Super D! Little Super D! Nasaan na kaya siya? Bakit mo kasi siya sinaktan? Ang labo mo kasi kausap, Billy. Parang di mo alam kung bakit talaga tayo nandito. Ikaw ang nakakalibot kung bakit tayo nandito. Kailan pa natin naging goal na kumampis sa masama? Iba yung pinupunto mo. Gaya nga na sabi ko, hindi na mahalaga kung kakampi tayo sa masama o sa mabuti. Ang mahalaga ay makuha natin ang kapangyarihan ng asul na diamante at may patunayan ka dyan sa sarili mo. Bahala ka! Basta kung gagawin ko kung anong tama, tutulungan ko si Super D. Hindi. Hindi mo gagawin yan. Tutulungan mo lang ako hanapin ang asul na diamante. Alam ko hindi kita mapipigilan na gawin niya mga malimong balak. Pero hindi ibig sabihin yun, titigil na rin ako sa paggawa ng tama. Bahala ka sa buhay mo! Sino yan?
Wala kang pake. Itigil mo na yan! Ano ba? Ay! Hello, Zulu. Nakita na namin ulit si Super D. At isa siyang bata. Ha? Bata? Si Super D? Hindi. Imposible. Kayo ba pinagluloko niyo ako? Hindi naman kita niluloko, Zulu. Alam ko din naman na hindi bata si Super D. Pero kung sino man to, nagkamali siya. Dahil uunahan ko siya, makuha ang aso na diamante. Nasaan ka? Pupunta ko kayo. Okay ka lang ba? Magpahinga ka na lang kaya muna. Ako na maghahanap kay Dennis. Hindi, Nicole. Kakayanin ko to. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Delikado. Para sa'yo, para kay Dennis. Ano nangyari dito? Bakit? Lumayo ka sa akin, ang kulit mo, ha? Tinawagan! Bakit? Masaktan ka, lumayo ka. Ba't mo ginawa yun? Lumayo ka sa akin, masasaktan ka! Sigurado ko si Dennis yung pinag-uusapan nila. Malapit na tayo, Nicole. Pero kailangan natin ng plano. Tatandaan mo mga supervillains, hindi tayo pwede basta-basta kumilos. Malakas yan, delikado. Anong iniisip mo? Wala sa akin ngayon ang asul na diamante. Pero kakailanganin ko yung costume ni Super D. Sige, nasa sasakyan pa yung Super D costume na tinanggal namin sa'yo. Wala na tayong dapat pag-usapan, pabili. Tagal mo ako! Ano ba, kuya? Tumigil ka na nga! Huwag ka na mag-iwalay na tayo! Ang gulo ko eh! Kuya Bill, tumigil ka na! Sinabi ko sa'yo. Asan yung diamante? Kuya Bill, si Zulu ang kailangan. Ano yun? Ikaw bata ka. Nasaan ang asul na diamante? Hindi po. Hindi ko po alam. Hinahanap ko nga po eh. Asul na diamante? Bata ka? Huwag ka magulo! Huwag ka muna! Kuya Bill, tumigil ka lang, ha! Sabi? Tumigil ka na si Zulu yung kalaban natin! Ano ba? Tumigil! Ano ba, ate? Ay, masunod naman sinasawa ko! You know. Patayin na. Buhay pa ako. Huwag ka mag-alala, Dennis. Ligtas ka na. Ay, ay, sorry po sa ginawa ko, ah. Okay lang yun. Ang importante ngayon, ligtas ka na. Kailangan natin umalis. Tara. Kung tinulungan mo lang sana ako kanina, nakuha na sana natin yung asul na diamante. Kaso wala ka nga palang pakialam, no? Wala kang pakialam na may patunayan ka sa sarili mo. Alam mo, hindi totoo yan. Gusto ko yung patunayan yung sarili ko. Pero Kuya Bill, hindi naman sa gantong paraan. Mali na itong mga ginagawa natin eh. Makasarili ka kasi. Sarili mo lang iniisip mo. Samantalang ako, tayong dalawa lagi ang iniisip ko. Ito na nga lang yung chance natin! Sinaya mo ba? Hindi na ka talalabahan, Kuya Bill. Alam ko, hindi ka na ako makikinig eh. Ano Hindi ko kaya, Billy. Hindi ko kaya! Bakit na mo kaya, Bill?
Di naman kasi tayo masamang tao eh. Wait, hindi ako yung nararamdaman mo. Alam ko yan. Nabully tayo sa school. Sinasaktan tayo ng daddy natin. Pero Kuya Bill, hindi yung dahilan para gumawa ka ng masama. Lagi naman tayong may choice, Kuya Bill eh. Depende na lang kung anong susundin natin. Tama ka, Billy. Hindi nga rason yun para sa mga naging action ko. Kinain lang siguro talaga ako ng galit ko. Hindi ko na nga alam na masama na pala yung ginagawa ko. Okay lang yun, Kuya Bill. Ang mahalaga ngayon, gawin natin yung tama. Lalabanan natin kung sinong masama. Si Zulu. Magbabayarin natin siya sa mga masamang ginawa niya. Ito tayo eh. Sinasabi ko na nga ba? Ano? Kambal? Ano narinig ko? Ay, naku naman talaga, oo. Pagbabayarin? Nyo? Ako? Ano nangyari, ha? Ganun pala, ha? Kapalit ko! Pinatay mo si Billy! Oo! Oh, obvious ba? Kaiga na nga, oh. Deads na. Ulit-ulit ka naman. Pero, actually, ganyan din yung mangyayari sa'yo, eh. Kung hindi ko makuha yung impormasyon na kailangan ko tungkol kay Super D. Diba, sabi mo, bata siya? Todo mo na! Tuloy mo na! Ano? Dali! Nek-nek mo, Zulu! Wala kang makukuha sa akin. Ito na lang ang tangi kong magagawa para makagawa ng tama. At ang para sa'yo, Zulu. Ito sa'yo! Nek-nek pala, tuwis ko kaya yung neck mo. Mga walang silbi! Wisit! At ligtas kayong lahat. Tay, sorry po kung ginamit ko po yung asal na diamante, ah. Kundi po siguro dahil dun. Wala. Huwag kang maglala. Ginawa mo lang yung nararapat. Proud na proud sa'yo, tatay. La? Apo? Nay, sorry din po, ah. Kung nag-alala po kayo. Ayos lang. Alam naman namin gusto mong gumawa ng mabuti. Tsaka po, ang importante, ligtas kayong lahat at andito na kayo. Hindi pa rin, Nay. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Hanggat hindi na uhuli si Zulu, hindi pa rin tayo mananatiling ligtas. Bakit?
batang Super D? Paano nangyari yon? At paano napunta sa kanya yung asul na diamante? Sir, di ba sabi mo napuruhan mo si Super D? Baka naman napilitan lang yung bata na palitan siya dahil sugatan si Super D. Eh, sino yung batang yon, ha? At bakit naman niya gagawin yon? Pasensya na, sir, pero para bang lagi na lang nagkakataon. Kahit anong nakakataon? Di ba nakita mo na walang malay si Dodong? Nakita mo ba yung anak niya doon? Hindi pwede to. Tapos mapatay ni Super D ang dalawang bagong supervillains. Nagtago na naman di umano mula sa otoridad. Na magpahanggang sa ngayon ay pinaghahanap pa rin siya. Ay, di naman po kayo pumatay dun sa dalawang supervillains, ha? Huwag mo nang pinag-iintindihan, Dennis. Ang importante, alam natin kung anong totoo. Ano na ngayon ang balak mo, anak? Kailangan magmukha tayo normal sa lahat ng gagawin natin. Siguro, umuwi muna tayo sa kanilang mga bahay na parang wala nangyari. Hanggat hindi nila ako nabubuko na ako si Super D, mananatili tayong ligtas. Kung ikaw talaga, Dodong, si Super D, aalamin ko na talaga. Hindi niyo na ako magagago. Pansamantala lang muna to. Pero sa ngayon, ito muna ang plano natin. Hanggat hindi pa ako nakakahanap ng permanente solusyon. Alamin ko kung ano ang tinatago niyo sa akin. Nasaan na si Dodong? Dito ko na lang kayo ahatin ni Nanay. Oo, Nicole. Mas mabuti na siguro walang makakita na magkasama tayo dun sa amin para makaiwasan tayo sa mga tanong-tanong. Pero paano yun, ha? Nakita tayo ni Tony dun sa printing press. Sige na, ako na bahala dun kung sakali magtanong-tanong pa si Tony. Sige. Nicole, Dennis. Pasensya na. Alam ko medyo magulo ngayon, pero ako na bahala. Gagawa ko ng paraan to para maayos sa lahat. Tsaka, Nicole, mag-iingat kayo, ha. Dahan-dahan sa pagmamaneho. Yung baka lang may mga dumi-dumi dun sa ano, ng dugo, o yung mga may pwedeng makuha nilang ebidensya sa kotse. Yung benda, ako na bahala doon sa kotse ni Super D. Pakilinis na lang, ha? Ako nang bahala doon. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat kaming dalawa ni Dennis. Sige. Nicole, tawag ka na lang sa akin, ha? Basta ako na bahala. Darating ako agad pag may problema. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat kami. O basta tawag ka lang, ha? Kasi baka may marinig ka doon sa bahay niyo o may kumakaluskus. O sa kami. Nag-aalala ka para sa amin. Huwag ka na mag-alala. Kami nang bahala. Hindi lang kasi ako mapakalis sa mga ganitong bagay. Ayoko lang kasi nadadamay kayo dahil sa akin. Wala ka namang kasalanan eh. Hindi ikaw ang may gawa nito. Mag-iingat kami. Huwag kang mag-alala, ha? Dodo nga si Super D. Ibig sabihin, alam na rin ni Nicole. Nicole? At nagsinungaling siya sa harapan ko. At
Pinili niya pa rin si Dodong. Pasensya ka na. Medyo magulo ngayon, partner. Okay lang naman po yun, Tay. Eh, masaya lang naman po akong makita kayo na okay na po kayo ni Nanay. Ako rin. Pero anak, hindi pa tapos ang laban. Mag-iingat kayo. Ikaw na munang bahala sa Nanay mo, ha? Makakaasa po kayo, Tay. Eh, si Super Dennis po ata ito, eh. May tiwala ko sa'yo, anak. Salamat po, Tay. O, Tay. Sige, mag-iingat kayo, ha? Tay. Pansin ni Nana. Masaya lang ako dahil nakikita kong unti-unti mo na natutupad yung matagal mo na pinapangarap. Yung mabuo mo ulit ang pamilya mo. Ay. Ako rin naman po eh. Masaya rin naman ako. Pero bago ang lahat, kailangan ko pong maayos yung problema ko kay Zulu. Sa tingin ko po, ito na lang ang tanging paraan. Para buo ko ulit ang pamilya ko. Naiintindihan kita, Dodong. Pero alam mo, malaking bagay na yung nagkakaayos kayo ni Nicole. Dapat mo na itong pagpasalamat. Siyempre naman, Nay. Paano, Nay? Kailangan na po natin umuwi. Sige. Umiyak naman, Nay. Nay. Mananagot sa akin ang pamilyang yan! Humanda kayong lahat sa akin! Sige, Nay. Kaya ko. Halika na. Upo ka na doon. Kaya ko na ito. Okay na. Sige, 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 sige. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Okay na, Nay. Ayan. Sige, sige, sige. Ayan. Okay ka lang? Okay na. Sumasakit ba? Konting-konti na. Ay, polis! Gandang gabi po, ay, sir, ma'am. Magandang gabi din sa'yo. Pwede po bang makita ang ID nyo? For the record lang po. Baka po makatulong sa pag-imbestiga kay Super D. Kahit pa paano. Oh, sige. ID daw na. ID. Sige, sige. Nasaan po kayo nung mga dalawang araw pagkatapos ng rain? Ilang beses po kasi kami pabalik-balik dito, pero wala pong makapagsabi kung nasaan kayo. Nagbakasyon kami nung anak ko sa Hot Springs, Laguna. Yung asawa at anak niyo po ba na dito sa bahay? Ay, hindi sila dito nakatira. Medyo komplikado yung sitwasyon, pero magiging okay rin sila. Yung asawa at anak niyo po, anong pangalan? Dennis at saka Nicole Ramirez po, sir. Matanong ko lang po kay sir, doon pa sa pinuntaan niyo sa Laguna, delikado po ba? Mapanganib po ba? Ano pong delikado, sir? Saan niyo po nakuha yung mga sugat niyo? Nagkatuwaan lang ho kami ng anak ko, sir. Tumuwid ako ng ilog eh, kaya doon ako nagkasugat-sugat. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat po sa kooperasyon. Sa susunod po, mag-iingat po kayo. Ako na po ako.
Sige na. Relax ka na. Kahit di masyadong maganda itong bahay niyo, kitang bahay mo si Dodo. Iniwanan ka na naman nila, tita? Pwede ba akong samahan mo na dito maglaro? Kailangan natin dito si... I got this, okay? Asa na si Dennis? Dennis! Hindi ko naman din kagad masasama si Dennis sa pagalis ko. Ano namang yun si Tisella ko, di ba? I can take you and Dennis to the States. All I wanted was a family with Nicole. But I never had that chance. And this is how you repay me? Wala man lang respect, Nicole? Umalis ka dito, Connie! Alis ka dito! At ikaw naman, Dodong, hindi ko akalaing hudas ka pala. Ako ang mahal niya. At sige, be the best man well. At ang bungang yan, ay ikaw, Tommy. You're my son. Siya ang namumuno sa pinakamalaking sindikato ng organisadong krimen dito sa ating bansa. Walang pupuntahan yung paninira mo sa daddy ko. Dad! Dad! At ngayong nalaman ko nang ikaw si Super D, malinaw na rin ang lahat sa akin. Ikaw, Dodo. Ikaw ang kumuha ng lahat-lahat sa akin. Wala kang tinira.